Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Edward Milena. Beauty in you. Sarap kumising dito araw-araw at
yung view ang makikita mo dyan, di ba? Grabe! At ito pa, dapat nating abangan! Bukod sa magandang view, abay, ang mga magandang payo mula sa ating mga kasama, ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre ang ating Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At ang ating Spiritual Advisor, Father Sonny Merida. Mga kapatid at ating trio, Tagapayo. Namukhang mapapakamot na naman ang ulo dahil magulo ang pangayan ngayon. Sigurado ako dyan dahil B1 versus B2, Becky 1 versus Becky 2. Ala! Ayun na nga! Naku, dalawang ang kapatid nating Becky nag-aagawa sa isang toilet. Oh no, oh why? I think naman the problem is with the guy. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Para sa mga kabaro nating Becky, the Oki ang inaagawan ng Bobby. Lalo na kung ang kagawan ay isa rin Becky. At ituturin na sa mga estudyante niya kung immoral siya, kailangan matanggal po siya sa trabaho niya. Hindi ko pwedeng aminin na isa akong immoral na tao. Natural na insulto ang pagkatao ko bilang isang teacher. May moral values ka bang may tuturo sa mga estudyante mo? Magkakasubukan tayo kung sino talaga ang palingkera sa ating dalawa. Umubalin ko ang pagiging teacher ko. Sino nga ba ang tunay na mahal ni Bobby? Ang mabuti pa, i-face to face na yan! Mga kasawsawan, hindi raw siya papayag na may kahati siya sa papa niya. At gagawin niya ang lahat mapanatili lamang itong kanya. Ano ba ang kaya mong gawin? Alamin natin yan kay Odelon Odi Nebres. Pasok! Hi, Odi! Good afternoon. Welcome sa Face to Face. Ilang taon ka na, Odi? 45 years old. 45! At ang jowa mo? Si Edward po. Edward! Ilan taon na si Edward? 19 years old po. 19! Oh, teka lang. Saan kayo nagkakilala ni Edward? Sa mga party-party po. Party! Gano'n na kayo katagal ni Edward? Isang taon po. Sa isang taon na pagsasama niyo, maayos naman. Okay naman, walang problema. Maayos naman sana. Okay. Bakit nagsabi mo maayos sana? Eh, meron kasi pumasok na ang... Sino si Troy? Isang teacher sa nursery po. Saan niya nakilala si Edward? Saan si... Party-party din po. Party-party? Okay. So kahit isang taon na kayong mag-jowa ni Edward, okay lang siya mag-party-party? Opo, okay lang po. Kasi... Hindi ka mahigpit? Hindi naman po. Okay. Ano ba ang kasunduan yung pagkaganyan? Pwede siya pagka-girlfriend, pero hindi siya pwede magka-Becky? Wala, akin lang po siya. Hindi pwedeng po. Hindi po, akin lang. Yun lang talaga. Opo. Okay, paano mo pinapakita yung pagmamahal mo para kay Edward? Binibigyan ko po siya ng mga pangailangan niya. Oh, so, tulad na? Pera. Pera? Pera. Talaga pagka-Becky naman ang mga kapatid ko, kailangan lagi kayo nabibigay ng pera. Ano ba kayo, ATM ng bayan? So, magkano binibigay mo? May allowance, gano'n? Allowance po, 1,000, 500, kung magkano. Kada linggo, kada araw? Kung kailan po siya pumunta sa akin. Wow! May hinihingi ba siya sa'yo? Minsan po, humingi siya, tapos binibigyan. Anong hinihingi niya sa'yo? Bibili daw siya ng cellphone, bibigyan ko naman po siya. Binigyan mo ng iPhone? Yes, ma'am. Ha! Ano ba mga binigay mo? Laptop po. Ay! Bukod sa laptop, ano pa? Kailan po gusto niyang, mga damit po, mga pang... Pero hindi mo ba naisip, Odi, na baka naman sobra-sobra na yun? Ano po siya, lahat po gagawin ko para sa kanya. Ganon? Naku, Hans, tanungin mo nga, hindi ba pwedeng ako nalang ang mahalin mo? Naku, Hans, ganon ba talaga pag nagmahal, kailangan marami ibigay na ganon? Baka naman motor ang binigay mo. Ayan! Ikaw, baka may gusto kang itanong kay Ate Odi natin. Ganun ba talaga? Kailangan may binibigay. Para sa akin po, kung malalaman ko talaga kung totoo talaga yung boyfriend mo, hindi dapat sa pera kasi
isang hapon lang talaga sa'yo yung pera, hindi yung pagmamahal. Kasi naranasan ko na rin yan. Yan ang isang bagay na dapat talagang pag-ingatan ng ating mga kapatid na Becky. Na dapat ay, Kuya Odi, inaalam natin kung talaga bang mahal ka o ginagawa ka lang ATM. Kasi lagi naman po sa amin eh. Oo. Pagka ano, lalambingin niya po ako, pinupunasan niya ako ng pawis kung ano-ano pa po. Pinupunasan ka ng pawis? Opo. Pawisin ka? Opo, ma'am. Oo. Kilig naman itong si Kuya Odi. Paano siya maglambing sa'yo? Ay, nilalambing niya po ako. Po kami. Pagkatapos nun, ayun, tatanungin siya, ano bang ano, bibunin mo ngayon? Ano ba gusto mo? Oh. Ayun po, kung sabi siya na. Tapos iabot mo na, oh, eto pang sapatos mo. Ito pang t-shirt. Ito pang load. Siya ba ang una mong boyfriend? Siya lang po, ma'am. Ako ganun talaga ako kasi hindi naman po ako typical na ano na Becky na ano napakalakal sa kanya. Ginatapo po yung sarili ko na wag po ako kasi sa pinagal-tagal na panahon eh, hindi ka umibig. Ito lang kay Edward lang. Pero Odi, gano'ng katotoo, diretsa ang tanong, na nilusog po si Troy. Opo. Kung saan siya nagtatrabaho. Opo. Nilusog. Bakit mo siya nilusog? Eh, kasi nga po eh, ano, parang totoo na talaga yung sinasabi ng mga kaibigan ko eh. Ay, katotohanan ba? Yun kinamin ba sa'yo ni Edward? Yun nga ang problema po, ma'am Ami, kada tatanungin po si Troy, si Edward po. Anong sagot? May naninira lang sa akin. Oo, oh, sabi? Yan, opo. Okay, Edward? Opo. Hindi ka naman kinagat dito at naging bampira siya? Hindi naman po, ma'am. Ha? Pero sweet ka sa kanya. Opo. Oy. Kilig-kilig. Pero nawala ang pagka-sweet na yun ni Odi nung nalaman niya. Meron nga ba? O wala? Meron kaya silang relasyon? Nitong si Edward. Aalamin na nga natin diretsahan mula sa kanya. Narito na si Troy Locinario. Pasok! Sandali! Naku, may talatasan ang dalawang Becky na ito! So, diretso ang tanong, Troy. Kayo ba ni Edward? At inagaw mo ba siya kay Odi? Inaamin ko kami, pero kailan lang di ako nakagaw? Ano ka ba? Sorry ka siya, girl! Iwan ko lang sa'yo, bakit naging ako? Itsura mo, bakit tingnan niya? Itsura mo sa salamin? I'm so sorry for you. Me too! Ano ka ba? I am so sorry for you. Are you a vampire? Why is your eyes blue? My God! Fight! We will return! My gosh! Paalamin natin ang paliwanag ni Troy. Saan lang kayo magbabalik po? Ang Face to Face. Umabot ng araw sa Lusuban, Talakan, ang di umano'y agawan ng papa ng dalawa nating kapatid na Becky na sina Odi at Troy. Troy, nais naming malaman saan mo nakilala si Edward. Nakilala ko po si Edward last March. Aha. Uh-huh. Birthday ko po yon, 40th birthday ko. Oh, so party din. Sinong may kakilala talaga sa kanya? A friend of mine named Alvin. Tapos dahil nga birthday ko, in-invite din niya as a friend of mine si Edward. And then after that, a couple of days, a couple of weeks, we texted each other. Uh-huh. Through there. And then you became a friend of mine by Odette Quesada. Well, through there, okay. Sabi ko nga, to explain na ng agaw ako, no, it's not true. Iba yung ng agaw sa niligawan through text, di ba? Niligawan ka, yun ang sinasabi mo, niligawan ka ni Edward. Wala siyang binanggit na meron siyang present na karelasyon. Yes, madam. Actually, nalaman ko lang to recently lang nung sinugod niya ako sa school. Nagalit. Gano'n na kayo katagal noon ni Edward nung sinugod ka? Just this month. 8 months na po. Hindi mo siya minsan binigyan ng pera? Well, kasama niya katulad din ang sabi niya. Oo. It's not naman na ATM ang dating ko.
Pero dahil kakilala ko yung buong pamilya niya. Paano ka magkakaroon ng ADN? Kakilala mo ang buong pamilya niya? Oh, yes, sir. Kakilala mo po ang buong pamilya ni Edward? Opo, ma'am. Sigurado ka? Nakatira po siya sa tiyahin niya po. Okay, iba pinakilala sa'yo. Sorry ka. Ay, kasi, so sino pinakilala sa'yo? Alam, ganito yan. Isa ka lang, pipichoy. Hindi ka muna. Hindi ako makakasalita. Bobo ka. Anong bobo ka? Hello, sa graduate ako. Ay, no? And ako. I want to... Walang magagawa yung nakaganyan sa... Masasabihin, bobo ko, no? Baboy ka. Anong baboy? Mukha ba akong baboy? Ikaw mukha susuwalang shell. Hey, okay, so sandali lang. Wait a minute. Stop in the names of these laws. Madam, ganito yan. So, niligawan ka. Opo, okay. Tapos siguro... So, ang tanong ko, may binibigay ka rin ba kay Edward? Normal po yun sa akin eh. Oo. Okay. Ano mga iniling niya? Katulad nung one time, yung sinasabi nga niya kanina na binigay niya yung cellphone, nawala. So sa akin nag-text. O, Troy, nawala yung cellphone ko. Sige, no problem. Sige. I gave him 5,800. Oh. I mean, 5,800 the unit, ah. Not the 1,000. Oo. Baka ba akong bobo, iniilis kita? Ha? Ganon? Diba? Pero binigyan niya ng laptop. Baka China. Enzo, at least laptop siya. Hans, ang gamit ko ngayong cellphone is BB, original. O, diba? Mukha ba akong mahirap? Nasaan? Baka daw pwede kayo magpalitan ng PIN, nga. Ka. Pwede, mamaya, Hans, pwede. Tingnan mo nga, maghubad so, ka nga ng sarili. Yung tinagal nyo na 8 months pa lang kayo, gano'ng katotoo na sinabi mo sa research na gusto mong magpakasal kayo? Okay, ganito yan. It started out, one time, within by this year, nakapanood ako sa isang news na there's a sect here in the Philippines na nagkakasal sila, pero not legally. Uh-huh. Not legally. Sabi ko nga, if ever na talaga super yaman ako, I'll go to Italy. Ah. Para lang magpakasal talaga. Pero hindi, personally, do you feel na talagang mahal ka ni Edward? Kung siya lang magiging... Alam ba ni Edward yung plano mo? Nasabi ko na sa kanya. Okay. Isang importante katanungan din, lagi kong tinatanong sa mga kapatid nating Becky, ano ba ang mas okay sa inyo? May karibal na Becky o karibal na babae? Mas gusto ko kung babae ang kalaban. Bakit? Kasi it's an insult for me, lalo na sa isang katulad niya. Sandali! Pero diretso ang tanong, Troy, ano nga nagustuhan mo kay Edward? Masarap. O, di ikaw, anong nagustuhan mo kay Edward? Masarap din. Yun talaga. Pero ito ang mas matinding katanungan, Troy. Ano sa palagay mo ang nagustuhan naman sa'yo ni Edward? Ayan. Magaling ako magluto. Ah. Anong specialty mo? Adobo Mexicano. Marunong ka ba magluto ng adobong baboy? Adobong baboy lang. Adobong Mexicano nga akin. Hello. Ano yung adobong Mexicano? It's my own specialty eh. Tsaka yung recipe ko hindi ko pwede sabihin sa ere. Mission mo lang yan. Oh. I wonder bakit nagkagusto siya dyan sa wala namang pera yan. Teacher nga siya. Eh, bobong teacher yan. Bakit? Ano ituturo niya sa mga estudyante niya? Natatawa ako sa'yo. Isang malaking immoral, di ba, ma'am? How could you say that? Ha? How could you say that? How did you know I needed someone? My gosh! Pero hindi ba ninyo napansin na dalawa na baka pareho kayong biktima ng pag-iikot ni Edward dito? Diba? Kasi ikaw, ang tanong ko, Odie, magkano na ang naibibigay mong pera kay Edward? Sabihin na natin, mga nasa 100,000. Ha? Ikaw? Why not? May negosyo ko. Ikaw, ano meron ka? Negosyo? Nothing. Chinelas? Yeah! Chinelas? Bakit? O, ikaw, Troy, ano na, magkano na naibigay mo? Ikaw ang nagtitinda lang, hindi ikaw ang may-ari. Sabihin mo sa kanila. Ikaw, magkano na nabigay mo, Troy? Hindi, at least meron din naman, at least around 40 to 60,000. Mga ganun na. Okay. Diretso ang tanong para sa inyong dalawa. Sinabihan ba kayo ng I love you? Ako, oo. Ako rin po, oo. Wala akong sariling ano ha, wala akong originaling linya mo ha. Yes, sinabi sa akin yan. Pero sinasabi niya yun bago ka magbigay o pagkatapos magbigay?
pagkatapos magbigay. Pagkatapos magbigay. Doon kita talo. Sa'yo? Kasi ako, Madam Chang, every time after something-something, with explosion, I love you. Visit ka. Talo kita. Lumayas ka na. Lumayas ka sa ano, sa puder na... Ninenervyos ako para kay Odi. Sandali lang. Oh. Ma? Oh, Diyos ko. Inis ka, ha? Sira yung hairdo ko sa'yo, ha? Naku, Hans, gayong narinig na natin ang bawat panig. Gusto mo bang masali din sa love triangle nila? No! At ang tanong ko kayo ba, kung halimbawa may mga binata kayo, gusto nyo bang itiing ang mga manugang nyo? Charot lang. Hindi. Magbotohan tayo. Kanino ba munang kwento ang mas naiintindihan natin? Yung sa naagawan o yung sa sinasabing ng agaw na hindi naman niya talaga inagaw? Abay, boto Hans! Kasi niligawan daw siya eh. Pula ba o puti? Taas ang mga placards. Go! Aba, sa puntong ito, mukhang ang simpatsya ng mga sawsawera at sawsawera tiyang ay na kay, ano ba, Ate Odi. Kasi nga parang siya naman yung naunang karelasyon. So bakit nangyari na nagkaroon pa ng pangalawa? Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Bilang kaibigan, masakit daw sa kanya ang mga nakikita kina Troy at Edward. Kaya sinabi niya ang mga ito kay Odi. Ano ba ang nakita niya? Pakikwento nga sa amin, Elaine Joy Renovales. Pasok! Elaine, ano ba ang nakita mo? Bakit galit na galit ka? Nakita ko kayo! Nag-apartil kayo! Huwag kayo magsinungali! Kapalagano! Naku mga kapatid, ang testimonya ni Elaine sasabog na maya-maya sa pagbabalik ng pilit na kinokopya ang face-to-face. Ala, eh, teka muna, kamusta ka muna dyan, Hans? Ay, grabe! Ibang level na talaga ang pangayang dito sa face-to-face. Nakakasakit ng ulo ang issue. Let's face it, nakakasakit talaga ng ulo kung puro basag ulo ang guest nyo. O eto, magsari doon ka para mawala agad ang headache mo. But how much do you trust him? That's my question now. Sobra. Sobra. Kasi one time siya pa nga humawak ng ATM ko eh. Parang na... Ganon mo siya pinagkakatiwalaan. ATM, anong laman? Magkano naman ang laman? Parang misis lang ang dating, ha? Sinusurrender. O harapan na, balikan na natin si Hans kung nawala na ang headache niya. Salamat sa Saridon. Thank you, Mr. Fu, at thank you sa Saridon. Nawala na ang sakit ng ulo ko. Okay na ako. Oh, mga sawsawero at sawsawera, face to face na! Balik sa'yo, Chang! Salamat, Hans. Elaine, matanong ko lang, si Odi ang kaibigan mong matagal na. Okay, paano mo nangyaring nakita si Troy at si Edward? Kasi po, paalis po kami, papunta po kami ng gimikan din po. Bali, nakita po rin namin sila, magkasama ho sila ni Edward. Kapag nung mukha niyong bakla na yung hampas. Bakit hindi mo kinausap si Edward? Hindi ko na ho sila kinumpronta ko agad yung kaibigan ko si Odio. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, friend, kahit ako yung jowa mo si Edward na may ibang kasamang jowa nga rin bakla. Paano mo naman nalamang mag-jowa? Baka naman kasi pinangunahan hindi nyo. Hindi ko. Kita-kita ko kung silang dala nakaganong si yan, yung bakla na yan, hampas lupa na yan, aganong siya. Eh baka naman hirap lang siya maglakad at nagpapaalalay. Hindi po, nakita ko po talaga sa mata ko. Okay. Nagsasama na ba kayo sa isang bahay? Hindi naman po, umuwi din po siya sa piyahin niya. Pa isang gabi ka lang. Oo. I'm so sad for you. Talaga lang ha? Kayo naman, gaano kadalas kayong nagkikita ni Edward? Well, madam, basta. Every Friday, Saturday, kasi nga gimikero ko eh. Apo. Tapos Sunday, wala na. Wala na, magsisimba. Hindi ka ba nagtataka kung saan siya nagpupunta pagka hindi kayo magkasama? Madali pong i-monitor si Edward. Oh, paano? Lahat po halos yung kaibigan niya, kabrad ko. So, walang problema.
So, alam mo ang bawat kilos niya. Mm-hmm. Pwede ka palang kuning detective din. Well, okay. Siguro. But how much do you trust him? That's my question now. Sobra. Sobra. Kasi one time siya pa nga humawak ng ATM ko eh. Parang na... Oh! Ganun mo siya pinagkakatiwalaan. ATM, anong laman? Magkano naman ang laman? Parang misis lang ang dating ha, sinusurrender. Gaano mo kakilala si Edward? Sobra-sobra na rin siguro. Kilalang kilala mo siya? May nunal siya. Ah. Gusto naman malaman itong si Hans kung saan. Attorney Acosta, ang isa pang concern ko dito talaga, attorney, is the fact na alam nila na okay, nandun na tayo, gusto natin magmahal, may magmahal sa atin in return, pero hindi ba parang ang nangyayari dito sa mga hinihinging request sa kanila, pinapabili, in a way, ay may nangyayaring lokohan. Opo, mm-hmm. At yan po ay maaaring, eka nga yung intent ng defrauding or panloloko. Opo. Bakala po natin siguro yung terminong estafa doon lang sa Article 315. Doon po sa Revised Penal Code, meron din pong same na chapter, mm-hmm. yung other deceits, Article 318. Ang sinasabi doon, yung mga hindi saklaw nung mga previous na mga articles na ito, pwedeng pumasok doon sa Article 318. Mm-hmm. Tiyangami. At yan ay kinoconsider na panloloko or other deceit. Very alarming at a very young age, 19, parang kayang-kayang kontrolin na ni Edward si Troy na 40, si Odie na 45. Parang medyo may pagka-hustler na at dominante ba itong si Edward? Chang, may possibility kasi na, alam mo, yun yung, a matter of controlling an individual is a form of bullying. Mm-hmm. So ito ay maaaring bata pa lang, nakakagawa na siya ng ganitong klaseng pagkocontrol or pagmamanipula ng tao. And considering na mas vulnerable ang mga katulad ni Odie at saka ni Troy, siguro na master niya yung pamamaraan kung paano niya mamamanipulate itong kasi dalawang to. Kasi pati yung araw ng pagkikita, kontrolado din niya kung sino lang i-text. Basically, Chang, yung mga ganito na nagbubully, ito yung tinatawag natin may sociopathic behavior na ang galing-galing nilang magsalita to the point na pag may nangyaring ganito, walang remorse. Mm-hmm. Kasi mas magugulat na lang kayo na baka mamaya hindi lang sila dalawa, tatlo, apat. At yun ay magkakaroon ng pamamaraan na lahat kayo na goyo na isang tao na sanay sa ganito at ito ay hindi lang isang behavior. Parang nagiging con artist na siya. Oo, na typical ng isang bully person. Salamat, Dr. Camille. Ang sabi ni Odie, ang nagustuhan daw niya ay ang pagiging masarap daw. Ang sabi naman ni Troy, ang pagiging masarap din. Aba, ano naman kaya ang nagustuhan niya kina Odie at Troy? Eto na, ang pinag-aagawan. Ready na ba ang Team Edward? Narito na po, si Edward Sanchez. Pasok! Wala ka umupo, Edward. Dito po ako eh, kasi po si Troy po yung ano ko eh. Ha? Naanwin po eh. So si Troy ang bela ng buhay mo? Parang po. Konti lang. Konti lang? Paano na si Odie? Hindi, kasi po pareho naman po sila eh. Sinungaling ka pala. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Diba? So ang tanong, bakit mo sila pinagsabay, Edward? Pareho naman po ako nakikinabang sa kanilang dalawa eh. Pero po, bago... Nakikinabang! Yun ang narinig natin mula sa bibig ni Edward. Pareho silang nakikinabang? Hindi po, pinapakinabangan po nila ako, pero pinapakinabangan ko rin po sila. Pareho ko silang pinakikinabangan dahil nakikinabang din sila sa akin. Ay, kailangan niya yatang i-explain yan. Kaabang-abang ang mga sagot ni Edward. Diyan lang kayo. Ito ang kaisa-isang real talak serye sa telebisyon, ang Face to Face. May nabanggit si Troy kanina, magpapakasal kayo. Alam mo yon? Eh nga po yung sinabi niya po sa akin. Oh, handa ka bang magpakasal sa kanya? Hindi po, kasi po may girlfriend po ako eh.
Emily po. Nga nga! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Planes and Prints, Jessica Valley Eyewear. Hans Martel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Calayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face-to-Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, F101, wear your needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre, all water should be crystal clear, we always start our day with the new Lucida DS products, Piña Colina Resort, your affordable Tagaytay hideaway, ideal for family vacations, barkada gatherings, and company events, Sundance, your business in fashion, Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy, Magallanes Square Hotel, Fat Boys Pizza Pasta, Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail, Master Shomai. Sigaw ng mga kapatid nating Becky dito sa Talisay, Batangas, at kasama na nga natin si Edward para bigyang linaw yung sinabi mong pinakikinabangan nila ako, o hindi kaya ikaw ang nakikinabang sa kanila. Hindi, kumbaga, practical po. Ano, kasi po, nakikinabang po sila sa akin, nakukuha nila yung gusto nila, pero po ako, nakukuha ko rin po yung gusto ko sa kanila. Si Odie ba ang kauna-unahan mong jowa na Becky? Opo. Siya eh, bakit tinatanong kita kung ano, kung meron, kung totoo, bakit ikaw maamin? Siyempre, ba't... Sinungaling ka... To the rescue naman si Troy! Diyan ka lang! Diyan ka lang! So, diretso ang tanong, Edward, ngayong magkaharap sila, sino ang mas mahal mo? Hindi ko po alam eh. Bakit? Po, kumbaga, hindi mo alam o hindi mo sila mahal talaga? Hindi naman po. Parang pe, pero gano'ng katotoo, 16 ka pa lang, meron ka nang naging jowang Becky? Opo. Pero bago siya, nakailang jowa ka na? Ano pa lang po, mga tatlo, dalawa lang po. Saan mo nakuha yung ideya ng pakikipagrelasyon sa Becky? Sa mga friends ko lang po. So, laging Becky ang pinupuntirian yung makilala? Bakit? Para pong magkapera po kami. May nabanggit si Troy kanina, magpapakasal kayo. Alam mo yon? Eh nga po yung sinabi niya po sa akin. Oh, handa ka bang magpakasal sa kanya? Hindi po, kasi po may girlfriend po ako eh. May girlfriend, Troy! Odi, alam mong may girlfriend? Hindi po. Nga! Ang tanong, alam ba ng girlfriend mo? Hindi po. Eto na, mga kapatid, siya na rin ang nagbanggit. This is the moment of truth para sa girlfriend ni Edward na si Janina Alminiana. Pasok! Janina, saan mo gusto mo po? Puti o pula? Sandali lang! Janina, gano'n na kayo katagal ni Edward? 6 months po. 6 months? Alam mo ba na meron siyang karelasyong Troy at Odie? Wala po. Ngayon mo lang nalaman? Okay. Bakit hindi mo sinabi, Edward? Wala po, kasi po, dyan din po kami kumukuha ng perang pang date po namin eh. Mahal mo ba, Edward, si Janine? Opo. Mahal ko po. Pero bakit kailangan mong itago ang katotohanan sa kanya? Hindi, ginagawa ko naman po ito para po sa amin eh. Troy, sabi mo, mahal mo siya, pakakasalan mo. Pakakasalan mo pa rin ba? At ang sabi mo sa akin, nag-imbestiga ka, madali lang matrace si Edward, inimbestigahan mo. Sa 6 na buwan, bakit hindi mo nakutuban ito at naimbestigahan? Unat...
Sandali lang, bigyan natin ng pagkakataon si Troy. Sandali lang po. Hindi, katulad ng unang sabi ko kanina, Chang, okay lang kung babae ang makakahati ko eh. Sa iyong limang araw, akin ang dalawa. Payag ako doon. Hindi pwede. Ayoko na may kahati. So pumapayag ka ng ganun? Basta kaming dalawa, wag na siya. Pero ang tanong, Janine, payag ka ba? Hindi po. Ayoko na may kahati. Edward, ang nakakatakot lang dito ay sa murang edad mo na 19, kayang-kaya mo silang paikutin. Bakit? Hindi ka ba parang nahihilo sa mga bagay-bagay, Edward? Paano ang schedule, Edward? Matanong? Pag nag-text po itong isa, tapos... Sinong isa? Si Troy. Pag nagkasabay po silang dalawa, hindi ko po i-reply yung isa lang po re-reply ang... Pag nag-text silang sabay, sino ang mas pinaprioridad mo? Doon po ako sa meron. Yung wala po, hindi ko muna alam. Paano mo alam malalaman sa text kung malaki, bigay? Eh, ihingi naman po ako ng pera nun eh. Ako sino yung oo? Ano sabi mo sa text? Anong text mo? Kailangan ko ng pera. Ano? Diretso? Opo. Nakalagay halaga? Magkano? Mga 2,000 po, ganun. Talaga nakalagay? Pengin pera? 2,000? Ganon? Ganon ang text mo? O tapos, sinong unang sasagot? Pagka sumagot po si Kitroy na ano, ganon. Na ganon ano? Na, eto, may pera ako dito, magkita tayo. Oo. Oh. Magkikita kami. Kasi o, hindi ko muna siya ano yun. Kinabukasan na lang siya. So, sa in 2 days, may 4,000 ka? Opo. Perfect! Ang mahiwagang tanong kaya ay, pumayag kaya si Janine dun sa sinasabing 5 araw sa'yo, 2 sa akin? At ang isa pang katanungan dito ay magustuhan pa rin kaya ni Janine si Edward matapos ang mga narinig niya? At hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pag-ibig mo para kay Edward? Pero nais ko rin na makausap ng ating trio tagapayo, lalo na si Edward, dahil ako'y naaalarma dito sa nangyayaring pagpapaikot niya sa mga tao sa edad niyang 19, at nanloloko ka, piniperahan mo sila, nakakaalarma. Puso sa puso po silang makakausap ng ating trio tagapayo. Napakahirap baguhin yan, yung mga ganyang klase na biglang mawawala yan. Kaya ako may iniisip ko, pagkatapos sa kanilang dalawang mga biktima, hahanap ka naman ng bagong biktimahin niya. Eh kung pagtunan mo muna ang pag-aaral mo. Isang lalaki, hindi marunong magpahalaga ng damdamin ng iba. Upang mabiglang ka lang ng kasiyahan kung saan-saan kumukuha ng mga bagay para makuha ng kasiyahan mo, ninyo. Kaya naging pagsubok sa'yo, naging tukso sa'yo si Eduardo. Ha? Kaya maging isang leksyon ang aral sa'yo, umangon sa pagkakamali. Bawat pagkakamali, mayroong katumbas na pagbabago. Attorney, ang bawat counseling na binibigay natin sa ating mga bisita dito sa face-to-face ay talagang hangad natin na sila ay mapaliwanagan at nang sa ganun din ay maiayos yung mga dapat iayos sa kanilang buhay. Sa pagkakataong ito, ang concern natin din dito ay si Janine, hindi po ba? Tama yan, Chiang, at kanina nga kinausap ko siya. Sabi ko kay Janine, alam mo Janine, kung ako ang iyong naging tatay, at ikaw nga ay pinag-aaral ko pa, tandaan mo kahit ikaw ay nasa wastong gulang na, I extended yung parental authority ng mga magulang sa'yo. So kung ako ang tatay mo, talaga namang hindi ko papayagan na ikaw ay makisama pa kay Edward. Sapagkat pangit na sa kalagayan mo ay bubuhayin ka nang iyong magiging mapapangasawa sa hanap buhay na hindi maganda. Kaya't sana ito ang unawain ni Janine, at kung naguguluhan siya ngayon, sabi ko nga siyang mas mabuti na pansamantala ay mag-cool off muna kayo. O distansya, mag-dumistansya ka muna dito kay Edward, sapagkat sabi ko nga, hindi ka makakarating
o makakaabot ng magandang desisyon kung ikaw ay naguguluhan. Yun lamang. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Doktora, isa rin sa mga concerns natin ay si Edward, kasi nga parang talagang nakakabahala na sa murang edad niyang yun, napakagaling na niya magsinungaling, magpaikot ng emosyon ng iba't ibang tao. Nais din naman natin siyang tulungan nang sa ganun eh, may pagkakataon pa para mabago niya yun. Oo, Chang. Alam mo, unang-una kasi sinabi naman din ni Edward na gusto niya mag-ayos. Sabi ko, masyado kang nasanay sa buhay na may pera, masyado kang nasanay na meron kang palaging ginagastos. Hindi ba kaya na magulang mong itustusan ang iyong pag-aaral? Kaya naman. Pero kung naging masyado kang ganito na galante at complacent ka na merong magtutustos sa'yo, paano masasabi na makakapagbago ka? Siguro mas mainam na ang gagawin mo ay yung sabihin na natin na hindi, kailangan ikaw, tumayo ka on your own. Hindi yung merong mga pagkakataon na yung ganito na parang maghahanap ka na naman ng bagong Becky na bibiktimahin. Because of the fact na yung ganitong paulit-ulit na pattern na inumpisa niya sa isa lang, tapos nagkaroon ng pangalawa, may posibilidad na magkakaroon ng pangatlo at pangapat. Yun lang. Thank you very much, Dr. Camille. Father Sonny? Siyempre hanga din namin ang magkaroon ng kapayapaan para sa kanilang lahat at magkabati-bati. Opo. Kaya Edward, nakita mo na ang lahat ng pagkakamali mo sa mga panluluko mo sa dalawang kapatid natin. Sana naman maging aral na ito, isang balaki na kung saan ikaw nadapa, doon ikaw ay babangon upang maging kaaya-aya ka sa Diyos. At para naman na sa ating magkapatid na Becky, kung kayo may magkaroon ng isang karanasan, suriin po nyo at tingnan kung ito ba ay tunay na pag-ibig o ginagamit lamang kayo upang kayo'y makunan ng pera in exchange for love. Sana naman iabot nyo ang isa't isa ang kamay upang magkasundo at magpatawad. Salamat po. Marami pong salamat, Father Sonny, at sa ating trio tagapayo. Ang mahalagang katanungan ngayon, Odi, are you ready to let go of Edward? Ito, ma'am. Ayusin na lang niya ang buhay niya. Yun lang. Troy, so ganun pa rin ang gusto mo? 5 days kay Janine, 2 days sa'yo? Hindi na siya. Hindi na. Let go na ako. I'll focus on myself na lang siguro. Mm. Good. Janine, kung si Attorney Acosta nakapagsalita bilang ama, ako bilang kapatid mo, tingin ko, Janine, mas makakabuting mag-cool off muna kayo. Para makita mo kung talagang may magiging pagbabago ba? O mas gusto mo pa rin magtuloy ang relasyon nyo? Magkukulop na lang po muna kami. Para po makapag-isip, paisip-isip. Tsaka po para may mapatunayan sa sarili niya. Dahil siyempre gusto mo rin naman ang mapapangasawa mo, di ba? Ay yung kaya kang buhayin kasi siya ay masipag, responsable, nagtatrabaho. Hindi ba? Okay. At Edward, pagpasensyahan mo na. Kung kinailangan namin bigyan ng payo ng ganun si Janine. Alam namin nag-aaral ka, natutuwa kami doon. Sana matapos mo yan sa pamamaraan ng hindi ka nang loloko ng ibang tao. Nakakatakot, Edward, natatanda kang ganun. At alam mo, Edward, ang pinagtrabahuhan ng talagang marangal, maayos, talagang nagsumikap ka, iba yung pakiramdam na yun. Na alam mong pinaghirapan mo yung bawat sinusweldo mo. Siguro ito na yung pagkakataon na makapagpaalam ka kay Odie at kay Troy at makahingi ka ng tawad.
yun. Oh, di, sorry daw. Okay lang po sa akin. Kay Troy. I'm sorry po. Troy, sorry ah. Troy, may gusto ko bang sabihin pa? Okay na. Okay ka na. Oh, ayan. Salamat, Troy. Hangatin namin ang kaligayahan ninyo, Troy at Odie. At kahit paano, hangatin namin na sana'y maging maligaya ang Pasko nyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amin na po tayo mga kapatid, maraming aral na naman po tayong natutunan sa ating issue. May malaking pagkakaiba po ang pangangailangan at pagmamahal. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng nagsasabi na kailangan kita ay tunay na mahal ka. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang taong laan para sa iyo ay hindi hinahanap, lalong hindi binibili, dahil siya ay kusang darating kahit hindi mo pa hanapin. Salamat mga kapatid sa pagsama niyo po sa amin. Siyempre, thank you din sa aking co-host na si Hans Martel. Salamat Dance Squad. Sa iyo B1 at B2. Sarap ba tilapia? Oh. Maraming salamat din sa ating mahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong sausawero at sausawera dito sa Talisay, Batangas. At sa mga bisita po nating nagtiwala para ibahagi ang kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Thank you very much din po sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. Sana po patuloy pa rin ang panonood nyo at pagbigay ng mga komento mga kapatid, good or bad, tinatanggap namin yan sa aming FB fan page. Maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin at sa lahat ng mga sumusuporta. Tulad na rin po ni Honorable Mayor Zenaida S. Mendoza, Municipal Health Office Dr. Victoria V. Luna at sa kanyang staff, salamat po. Sa Talisay Municipal Police Station kay PO1 Manuel R. Maligaya. Ganun din sa Philippine Coast Guard ng Talisay, ang Talisay Fire Station, Pina Colina sa Magallanes Square Hotel, Mr. Antonio Yap, ang kanilang president and owner. At sana po mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-wagayway ng face-to-face flag mga kapatid. Tutukan at abangan po kami sa mga darating pang araw kung saan barangay namin kayo dadayuhin para makipag-face-to-face. At kung gusto po ninyong dumayo kami sa inyong barangay, sumulat or mag-email lang po kayo sa amin para pag-usapan at ayusin po natin ang inyong mga problema one barangay at a time. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Webes, itong si Rose, kahit may asawa na, pagdating sa ibang lalaki, matinig pa rin. Lagi po yan. Sige, paginuman po ng manlalaki yan na. Bakit? Bakit lagi kang napagbibintangan na ng aakit? Siguro nga po, nagagandaan sila lagi sa akin. Hindi ka kailang rautan? Ha? Marunong lang daw siya gumamit ng natural talent niya. Sabi rin sa ako nagtatrabaho, kailangan po magpakit ka po sa mga customer. Kung hindi mo gagawin yun, hindi ka po kikita ng pera. Sa lahat ng ginawa niya, mahal